112, 113, 14, 15. Alright guys, this is Blackman Moto again and welcome sa panibagong video. So ang gagawin natin ngayon is test drive nito ni Aerox 155 2023. At the same time is fuel consumption test tayo, no? Subukan natin kung ilang kilometers nga ba ang natatakbo nito per liter. So nandito tayo ngayon sa Shell, no? Lucena City, going to Tagbilaw. So 5.5 liters ang kanyang tangke. Then correction lang pala, no, do sa first video ko kasi sinukat ko yung aking helmet dito sa kanyang under seat compartment na large Geely. So hindi kasya kasi may spoiler at the same time may mount. So do sa mga comment section, TTSB1 na Geely large is kaya, kasyang-kasya naman dito sa kanyang compart. So malaki talaga kasi 24.5 yan. So correction lang. So salamat doon sa mga nag-comment na kasha yung large na helmet dito sa Aerox 155. Alright, so simulan natin, mapagas tayo. Punoy natin yung tangke, then balik din tayo dito mamaya upang alamin natin kung ilan yung kanyang fuel consumption. Of course, sa pagdetest ng fuel consumption, depende naman yun sa road condition, bigat ng rider, especially kung may backride, ano, sa throttle hobby natin. So ang gagawin natin ngayon, yung normal na takbo, may mabilis, mabagal. Then of course hindi naman tayo magamit ng throttle kapag hindi tumatakbo, no? Ganda lang talaga yung kanyang tangkit kasi nasa una na, hindi natin kailangan bumaba pa. Boss, full tank, green. Oo. Oh, kulay green. Full tank. Shell select. Sige. Ha? Puno, puno. Yan, okay na yan. So, kitang-kita nyo naman, puno na. Alright. Ay, kuya. Hey, Mark. Oo, titesting ulit. Balik ulit mamaya. Oo. So, ang ating pong tangke is full tank. Then, ang ating odo. Ano ba ang odo natin? 429 kilometers pa lang yung natatakbo nito. So, try natin tumakbo ng 40 to 50 kilometers. Then, after nito, balik tayo. So, picture lang ko lang para matandaan ko, no? 429. Eh, thank you, ha. So let's go, let's go. Performance and fuel consumption tayo, ano. So 511 tayo na reference yung ating paa. So dahil wala naman akong back ride, ay hindi ko masyadong sinagad yung upo ko dito. So tamang pwesto lang doon sa upuan talaga ng rider. Kapag may back ride ka kasi, especially kung dalawa or medyo may kalakihan, ay mag-a-adjust ka talaga pauna. Yung pa ako, saktong-sakto lang naman sa kanyang footboard. Hindi nga lang siya flat footboard, ano. Binte, hindi naman tumatama yung aking binte dito. So may iba kasi nagtatanong na may kataasan. For example, ang sa comment section dati, may nagtanong na 6'2 ang height niya, kung okay lang ba daw sa kanya itong Aerox. So okay na okay pa din naman, wala tayong problema. Pwede tayong mag-adjust palikod pang hindi tumama yung ating tuhod dito. And then, pwede tayong kumanto. Iiwas natin yung ating tuhod kung medyo may kahabaan tayo. Complain lang dito sa Aerox 155 kasi medyo may kataasan yung kanyang bangko, yung kanyang upuan. Complain ng mga back ride ay malapad masyado yung upuan at the same time ay mataas.
So kailangan pang alalayan ng ating rider kapag bababa yung ating back ride. Pagdating sa kanya acceleration, mabilis. Kasi bagong-bago pa naman, wala pa tayo halos problema. Wala pang dragging or any problems na encounter. Suspension, normal na play ng telescopic fork suspension. Katulad na nung aking sniper na naka telescopic 10, okay na okay naman yung play. Pag naabot natin ang 6,000 RPM, lumalabas po yung BBA. Na-activate yung kanyang BBA. Pagdating po sa kanyang meter panel, napaka-informative naman, ano? Kitang-kita yung ating odometer, yung time, yung RPM, di ba? Kitang-kita, oh. Left and right, may RPM tayo. Then yung button natin, yung menu button, ay sa left side. So, mapagkakamalan mo ang passing light, ano? Kaysa na igamamit ang passing light, mapagkakamalan mo yan. So, hindi po yung passing light. Ang presyo ni Aerox 1x5 2023, yung kanya pong standard is 124,000 pesos. At kung kukuha po kayo niyan dito sa Lucena, sa Yamaha Lucena bayan, ano, going to QMC. So gamitin niyo lang po ang aking VIP discount code upang magkaroon po kayo ng discount. Exclusively for installment lang po 'yan. Upuan niya. Okay naman yung lambot ng upuan. Saktong-sakto lang, hindi masyadong masakit sa puwet. At the same time, hindi ka masyadong lumulubog. So advantage na ng Aerox 1.5 ay malaki yung gulong, di ba? 110 una, 140 likod. So pagdating sa safety, is advantage kapag malaki ang gulong mo. Mabilis yung kanyang acceleration. So ang weight ko nga pala is 80 kilograms, ano. So i-consider din natin yan pagdating sa fuel consumption, yung bigat. Medyo madami palang paahon dito. Pero hindi naman pataasan. Ang ganda ng panahon, mabuti na lang binagbigyan tayo, ano. Last time kasi nung una kong ginamit ito, maulan, hindi natuloy yung akin test drive. Yung pangalawang pagkakataon, maulan pa din. So pangatlong pagkakataon natin ngayon, so binagbigyan tayo. At time natin is 5 o'clock in the afternoon. Medyo malidom na. ADB 160. Ganda nun, sana makapag-test drive din tayo, ano, ano. Matest din natin yung fuel consumption niya. Busina niya. Mahina ang busina. So kung gusto niya mas malakas sa busina, ang dami dyan sa aftermarket, diba? Yung preno niya, okay yung sa una, kaya yung sa likod hindi masyadong ganun kalakas. Kasi nga, still naka drum brake pa din. Pero yung una niya, okay. Likod, so kailangan natin pigain talaga. Mas maganda, gamitin natin ng sabay pang mas malakas yung kapit. So naka 9 kilometers na tayo. Ang bilis. So 30 kilometers pa lang yung natatakbo natin. Almost 1 hour na tayo nagpabiyahe. Kasi 5:44, no? Alas 5 tayo nagsimula. Yung socket nga pala nito dito, no? So hindi pa siya USB ready. Kailangan pa natin magdala nung pansaksak dyan kung kumagamit natin. So naikot natin ang Tayabas. And then ngayon nasa diversion tayo.
nakaka 35 kilometers na ako. So medyo gagabihin ako, kaya I think baka 36 lang o 37 kilometers. So magpapagas na ako sa Shell. Hindi na ako babalik sa pinagasan ko kanina. And then shoutout nga pala kay Boss Joel ano, sa pagpahiram ng kanyang poging pogi na Aerox 155 2023. So hindi pa naman yung top speed yan, may ibubuga pa yan, medyo mahangin lang. Saka syempre wala naman tayo sa racing car, dinesing ko lang kasi okay naman yung kalsada, malinis. So tambayan pala dito no. $4.67, $4.29 tayo nang umalis, $5.54 ang oras. Ngayon malalaman natin kung ilan. Boss, pwedeng pauna ako, papultang? Utang po. Oo, pwedeng utang. Wala utang dito. Wala na pang bayad eh. Wala ba yung sapatos ko? Bakit ito? Bago mo na? Hindi, alam mo naman tayo, nakikigamit lang. Green ha? Green. Oh, full tank. Kailigan ka, pero takong pagyakan din, gamitin na. Okay na. Hindi, nag-check lang ako ng fuel consumption kung ilan. Magkano dito dito? 61? Doon, dahan na. Ay, ba't inawas mo? Inawas mo. 10 piso lang, 10 piso. 10 piso yung 10 piso. Alin? Inawas. So may konting natapon. Yon. Okay na yan. Puno na. So okay na to no. Bale. Mapala pa konti. Wala pang isang litro. Medyo may natapon lang konti. Pero wala pang isang litro yung full tank natin. 37 kilometers yung natakbo ko. And then 115 yung sagad ko na bilis. So average siya ng mga 38 to 40 kilometers per liter. Yun ang average niyan. Thank you. Thank you. Upo muna tayo doon. Ah, dito na lang. So guys, yun ang ating actual test ng fuel consumption and test drive. Ito ni Aerox 155. 38 kilometers, wala pang 1 liter yung aking napasalin. Pero malapit na, ang ano lang. 100 ml na lang, then 1 liter na. Forma, no? So, this is Blackman Moto again. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa aking biyahe. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Ingat po tayo palagi. Ride safe. Bye-bye.